We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joan Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel-Galban. Nagpositibo sa COVID-19 ang mahigit 100 na health workers ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Umabot na sa 128 na healthcare workers ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Batac City ang positibo sa COVID-19. 189 pang healthcare workers ang kasalukuyang naka-quarantine. Usually the quarantine number is larger kasi you have to wait a certain number of days before you can test them. Ayon sa pamunuan ng hospital, patuloy ang hiring ng medical workers. Kung dati, isang nurse ang nakatalaga sa 20 o 30 pasyente. Ngayong may COVID, 3 hanggang 4 na nurses na. Nire-recall na rin umano ang ibang doktor bilang dagdag manpower. Punuan na umano ang isang gusali para sa mga pasyente ng COVID-19. Hindi pa matukoy ng pamunuan ng ospital kung may tinamaan na ng ibang COVID variant sa mga pasyente. Well, ang pinaka-safe na assumption mo is lahat ng pasyente ngayon, Delta. Hindi ka na mamimili kung sinong Delta, sinong Alpha, hindi. Sa Prescon, 8 Alpha variant na ang naitala sa lalawigan. Isa ang nasawi, 1 Beta variant na nasawi rin at 5 Delta variant. Kinumpirma ng Health Authority na may local transmission na ng mga variant ng COVID-19 sa probinsya dahil nasa 10 na umano ang nagpositibo sa third generation contact ng Delta variant virus. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amianan. Nagkapagtala ang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ng isang kaso ng COVID-19 Beta variant. Ito po yung variant ng COVID-19 na nadiskubre sa South Africa. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng health and safety protocols, nakapagtala pa rin ng isang kaso ng COVID-19 Beta variant ang bayan ng Mangaldan. Naka-alerto ngayon ang Mangaldan Local Interagency Task Force matapos makapagtala ng isang bagong kaso ng COVID-19 Beta variant o South Africa variant. Ito ang kauna-una ang Beta variant na naitala sa bayan. We have received a letter or a memo, advisory, ganyan, na yun nga po, meron pong isang taga-Mangaldan na positive sa Beta variant. Sa inilabas na public advisory ng Mangaldan Public Information Office, taga-Barangay Palua ang nasabing pasyente.
ayon sa local IATF, close contact ng nasabing pasyente ang isang COVID-19 patient. Actually, yung patient is a non-OFW, hindi sa ROF, sa returning overseas Filipino worker. And yung investigation din namin, wala siyang family na nanggaling sa abroad recently. Kaya talagang medyo binubusisi po namin yung investigation regarding dun sa case na to. Naka-isolate na ang pasyente at mga close contact nito. Patuloy pa rin ang contact tracing sa mga posible pang nakasalamuhan ng pasyente. According po sa mga pag-aaral, sir, ang beta variant po ng COVID-19 ay may mas mataas po na transmissibility. Ibig sabihin po, mas madali po siyang kumalat at makahawa po. Mas naging maingat naman ngayon ang ilang taga-Mangaldan. Siyempre, kwan, iwas kami sa mga tao, ganun. Social distancing. Para makaiwas tayo, mahirap naman yung kumpul-kumpulan tayo dyan, di baka mamaya hindi natin alam, nandyan yung sakit. Si Jay, sa pakikipag-usap natin kanina sa Local Interagency Task Force sa bayan ng Mangaldan, nasa maayos na raw na kondisyon itong nga pasyente na tinamaan niya ng COVID-19 beta variant. Samantala, mas paigtingin naman ng LGU Mangaldan ang kanilang monitoring pagdating doon sa mga bisita na pumapasok at lumalabas doon sa kanilang bayan. Plano rin ng LGU Mangaldan na isailalim sa isang araw na kada linggo na pagsasara ang kanilang public market nang sa ganun nga ay makapagsagawa ng disinfection. CJ. So, kumusta ang Barangay Palwa ngayon, King, dahil tagaroon yung tinamaan ng beta variant? CJ, sa pakikipag-usap natin kanina sa local IATF, ayon sa kanila ay hindi naman ila-lockdown itong nasabing barangay. Pero maghigpit daw sila pagdating doon sa kanilang monitoring nang sa ganun nga ay masiguro yung kaligtasan ng mga tao na nakatira doon sa lugar. CJ. Gaano ka-epektibo ang mga available na bakuna ngayon laban sa beta variant? CJ, ayon naman sa DOH, epektibo naman daw ang bakuna na meron tayo ngayon dahil dito raw ay dumaan naman sa pag-aaral ng mga eksperto sa ibang bansa. So ayon, paalala ng DOH na kung may pagkakataon raw yung ating mga kapuso na magpabakuna kontra COVID-19 ay magpabakuna na nang sa ganun nga ay makaiwas sa mas malalang parang cause nitong COVID-19. CJ. Bukod sa, of course, puspusang contact tracing, ano pa ang ginagawang aksyon ng lokal na pamahalaan upang hindi na makapagtala ng ganitong variant ng COVID-19 sa bayan? CJ, continuous naman daw yung kanilang monitoring, hindi lamang doon sa barangay kung saan nakapagtala ng COVID-19 na beta variant. Bagkos doon din sa iba't ibang barangay ay puspusan yung kanilang monitoring kung sakali nga na magkaroon ng kalintulad na kaso. Nagsasagawa rin sila ng inspeksyon sa iba't ibang lugar, partikular doon sa mga matatao tulad na lamang ng palengke. CJ. Okay, maraming salamat, King Guevara. Bayan ng Lakub sa Abra, isinailalim na sa state of calamity. Sundan sa report. Isinailalim sa state of calamity ang Lakub Abra. Bunsod ito ng epekto ng habagat, nakapagtala ng landslides sa bayan. Isolated ang ilang barangays. Sa pinakahuling tala, mayigit 1,000 pamilya ang apektado. Ekta-ektaryang palayan sa Bangged Abra ang lubog pa rin sa baha. Apektado rin ang ilang maisan. Sa pinakahuling tala ng PDRRMO, mahigit 48.3 million pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang livestock at fisheries sa lalawigan. Patuloy ang relief operations ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa Langiden, Abra, hinatiran ng food packs ang mga apektadong residente sa barangay Malapaaw. Pahirapan ang operasyon dahil kailangan pang isakay sa rubber boat ang mga pagkain at hihilain ng mga residente. Ayon sa PDRRMO, aabot sa mahigit 2,000 pamilya sa lalawigan ang target nilang mabigyan ng ayuda. CJ Torida, Balitang Amianan. Baha sa ilang bahagi ng Dagupan City na haluan ng sandamakmak na basura. May ulat si Russell Simorio. Mula Bayambang, dumayo pa sa Dagupan City ang roving guard ng isang kumpanya na si Jezreel para mag-inspeksyon sa mga cell site.
pero hindi niya magawang lumapit sa cell site na nasa barangay Maluwid dahil sa baha. I-monitor din namin itong tubig kung medyo mababa na siya, kung pwede nang malapitan. Medyo delikado yan, madumi. Bakit madumi siya? Yung mga basura. May ilang residente na napipilitan pa rin lumusong sa baha kahit makikita natin na sandamakmak ito ng basura. Kaya paulit-ulit din yung payo ng Waste Management Division na iwasan ang magtapon ng basura lalo't pagmumultahin nila yung mga mauhuling nagtatapon ng basura sa ilog man o sa baha. Sa barangay Caraal West, dalawang talampakan pa rin ang lalim ng baha sa kalsada. Apektado ang mga motorista. Maaga rin kasi ang high tide. Pilit pa rin itinatawid ang mga residente ang kanilang mga sasakyan sa kabila ng panganib sa unti-unting pagtas ng tubig sa spillway, dulot ng ulan at pagpasok ng tubig mula sa umapaw na ilog. Ito ang spillway ng barangay Kalumbuyan, Santa Ilocos Sur, kung saan tumatawid ang mga residente mula sa apat pang barangay na bahagi ng Isla Azul at Isla Verde. Kastila talaga, manusad pa ilaing ha. Mano-mano raw hinuhukay ng barangay officials ang bukana ng ilog dahil sa mga nakabarang mga kahoy. Samantala, ayon sa PAGASA, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa weekend. Russell Simorio, Balitang Amianan. Lalaking lumaki sa piitan sa Angeles City, Pampanga, isa na ngayong guro. Tunghayan sa kwento ng Pilipino. Hindi lahat ng galing sa kulungan ay may masalimuot na storya. Yan ang pinatunayan ng 27 taong gulang na si Paolo Oliver Pili ng Angeles City, Pampanga. Sa kulungan kasi pinanganak si Pao at sa loob ng mahigit 26 years, naging tahanan niya ang Angeles City Jail. Doon nag-start yung aking buhay, no? Until the day I graduated from elementary, high school, up to college. Nakulong noon ang nagdadalang taong nanay ni Pao at ang kanyang lola dahil sa kasong estafa. Dahil wala silang komunikasyon sa kaanak, pumayag ang pamunuan ng city jail na doon na alagaan at palakihin si Pao. Nung bago sila kulong sila, siyempre may mga naitapin silang mga pera doon. And then they started to a small store at meron silang tindahan noon sa loob. Nagsumikap si Pao na mabuhay ng normal at makapag-aral. Doon sa pag-aaral ko, may school kasi malapit ng jail, no? Malapit lang, may isang elementary school doon. First time kung yung totoo niyan, bago ako mag-aral, it's a big challenge, no? For me and for my mom and my lola. Marami raw gustong umampon kay Pao, pero hindi siya pumayag at hindi iniwan ng kanyang ina at lola. Sa tulong at suporta ng mga inmate at jail officers at ilang pari sa Pampanga, nakagraduate si Pao sa kursong BS Education sa Holy Angel University, kung saan siya naging scholar at kasalukuyan ang namamasukan bilang isang guro. Siguro isa sa mga reason kaya siguro natapos ko or naabot ko yung mga pangarap ko sa pagiging positive person ko. I don't think the things around me as a negative man. Kasi yung mga prisoner doon nakikita ko ang bibigat ng nararamdaman nila, pero sila lumalaban sila, no? They continue to pray, they continue hoping that one day they will go outside. And I achieve that attitude. Sa ngayon, kumukuha ng master's degree in physical education and sports si Pao at masaya rin namumuhay at bumubuo ng panibagong mga alaala kasama ang kanyang ina at lola sa labas ng kulungan. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dalawang menor de edad na sakay ng bisikleta bumangga sa motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagtawid sana sa kalsada ng dalawang sakay ng bisikleta sa Barangay Nalsan, Calasiao, Pangasinan nang biglang mabangga ng paparating na motorsiklo. Sa tindi ng impact, tumilapon ang magkaangkas sa bisikleta at ang rider ng motorsiklo. Makikita rin sa amateur video ang mga biktimang humandusay sa kalsada. Nakilala ang magkaangkas sa bisikleta na sina Dion Shapno, edad 15, at ang nakababatang kapatid na si Mark Abalos,
8 taong gulang, parehong residente ng Barangay Lasip Chico, Dagupan City. Inoobserbahan pa sa ospital si Dion dahil sa matinding sugat sa ulo. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Mark. Ayon sa kaanak, nag-deliver ng panindang bangus ang magkapatid na mangyari ang aksidente. Kahapon, nagpunta kami dyan sa pulis. Nag-usap-usap na kami. Sasagutin nila lahat yung gastos, hindi na kayo magre-reklamo. Minor injury rin lang ang tinamo ng rider ng motorsiklo na tubong Barangay Maluwad, Dagupan City. Mag-ingat lagi sa pag-uwi kasi umuulan ngayon, laging basa yung kalsada, madulas. Kasama si Jing Dakanay, Clear Lacanilaw, Balitang Amianan. 21 anyos na lalaking makikiihi lang. Binusuhan umano ang dalagang naliligo sa loob ng banyo sa mga tarumpang Gasinan. Narito ang report. Naliligo sa shower room na ito ang 19 anyos na dalaga na si Mari Cris, dito na pangalan, nang maramdaman daw niya na tila may sumisilip sa kanya. Pagtingin niya sa pader na nagsisilbing dibisyon ng shower room at toilet, nakita niyang lalaking nanunood sa kanyang pagligo. Napasigaw ang biktima kaya agad siyang pinuntahan ng mga kaanak at dito nila nakita ang lalaking nakatungtong pa sa gripo. Put in the act yung suspect. Nasa taas pa nung divider nung ano nila, shower room tsaka ano, toilet. Kinilala ng pulisyang suspect na si Ronel Katakutan, 21 anyos. Bisita siya ng kapatid ng biktima na nooy nagdiriwang ng kaarawan. Habang nagiinuman, nagpaalam daw ang suspect na makikigamit ng palikuran para umihi. Pero imbis na umihi, binusuhan niya ang kapatid ng kaibigan. Nag-iisa yan, ma'am, kaya pinaglalaban ko rin. Anak ko yan. Ayon sa suspect, dahil sa sobrang kalasingan, hindi na raw niya maalala ang mga ginawa. Sana mapatawad niya po ako kahit wala akong ginagawang masama po. Patawarin niya na lang po ako kung ano nagawa akong kasalanan. Inaresto ng pulisya si John Mark Paudan dahil sa umunoy panggagahasa sa isang 21 anyos sa dalaga sa Pamplona, Cagayan. Sa investigasyon, live-in partner ng kapatid ng biktima ang suspect. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Paudan. Ayon sa pulisya, may kapansanan sa pag-iisip ang dalaga. Sabi ng doktor, parang old laceration na. Kasi tatlo yun, 6, 12, 9. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Pagbabalik ng biyaheng Dagupan City, Pampanga ng ilang malalaking kumpanya ng bus, nagsimula na ngayong araw. Ang detalye sa report. Magang nagpunta sa terminal ng bus sa Dagupan City si Mang Raji. Papunta siya sa Pampanga para bumalik sa kanyang trabaho sa isang construction company. Okay po. Bakit po? Eh, siyempre, hindi na masyadong ano yung mga nahihirapan yung mga tao po. Kasi may pandemya. Nagsimula ngayong araw ang pagbabalik ng biyaheng Dagupan City to Clark, Pampanga via Ordaneta City at Carmen. 20 bus unit ang pinayagan ng LTFRB na bumiyahe sa nasabing ruta. Hindi naman natin yon na talagang naghirap na rin kahit pa yung mga malalaking kumpanya dahil po dito sa pandemeng ito. Isa ang transportation sector sa mga sektor na lubos na tinmahan at naapektuhan. Tiniyak ng pamunuan ng bus company na dumaan sa inspeksyon ng mga bus bago bumiyahe para masiguro ang ligtas na biyahe. Matagal na po na pinaghanda po ng management dumaan po sa proseso sa pinapacheck muna sa maintenance. 5 a.m. ang first trip at alas 3 ng hapon ang last trip. 2 oras ang interval ng bawat biyahe. Sa pagbabalik ng biyaheng Dagupan City hanggang Clark, Pampanga, mahigpit dito na susundin ang health at safety protocols gaya ng pagsusuot ng face shield at pagsusuot ng face mask. Ang mga pasahero hindi tatalima, hindi pasasakayin ng bus. Sa mga upper na pasahero, kailangan ipakita ang company ID, travel order mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan o certificate of employment. Para sa mga non-upper, kailangan may S-pass at negative antigen test result. Kasama si Ron Alistair Tanyado, Russell Simorio, Balitang Amianan. Kabuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 1.6 million. Alamin sa report.
nakapagtala ng 10,623 new COVID-19 cases ang DOH. Kaya umabot na sa 1,638,345 ang kabuong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 39,051 na ang naitalang COVID-19 case sa Rehon 1, 60,523 sa Region 2, 116,851 naman sa Region 3, 44,435 sa Cordillera Region. Sa kabuuan, umabot na sa 260,860 ang kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Kitnang Luzon. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Napapadalas na water interruption na ipinatutupad ng Pamana Water, Dagupan City, inalmahan ng ilang concessionaires. May ulat si Russell Simorio. Nag-iimbak ng tubig sa Aling Leticia mula sa barangay Maluwod, Dagupan City. Madalas daw kasing maranasan ang mahinang supply ng tubig. Pagpatak ng tanghali, nagtitipid din siya ng paggamit ng tubig. Yung pinaglalaban namin ng damit, yun ang pinangbubuhos namin ng kubeta para kuan mabawas yung kuan ng kuan tubig. Wala naman kaming magagawa pag mahina yung tubig eh. Inalmahan ng ilang concessionaire ang napapadalas na water interruption na ipinatutupad ng Pamana Water, Dagupan City. Apektado kanina ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ang barangay Maluwod, Pugo Chico at barangay Pugo Grande. Part of the rehabilitation and improving the water supply to our concessioners is to clean the line pipes. Tiniyak ng Pamana Water, Dagupan City na hindi apektado ng pagbaha ang 23 na kanilang mga water pumping station. Aminado rin sila na may mga pagkakataon na mabuhangin ang supply ng tubig pero ginagawa na raw nila ito ng solusyon. Isa-isang tinungo ng ilang kawani ng Water for Calasiao ang mga poso o gripo ng mga apektadong residente na nakararanas pa rin ang kawalan ng supply ng tubig sa barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan dahil sa isinasagawang drilling operation. Inayos ang bawat tubo at sinuplayan ng tubig. Ayon sa Water for Calasiao, libre ang water service connection ng mga apektadong residente. Ang sadis sa amin ng opisina, pinabubuksan yung mga gripo na kasi ang nila mahangin daw sa loob. Kaya pinapasingaw namin yung hangin kung tapos nilalagyan namin ng tubig. Russell Simorio, Balitang Amianan. Dalawang aso ibinyahe ng kanilang fur mommy mula Amerika hanggang Pangasinan. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Mula Oregon, USA, masayang naiuwi sa Calasiao, Pangasinan ng fur parent na si Roselyn Galang, ang kanyang mga alagang aso na si Ray at Kiara na parehong Australian Shepherd. Ibinahagi niya ang kanyang biyahe mula sa pagsakay ng eroplano kasama ng kanyang mga fur baby hanggang maiuwi niya ang mga ito sa Pangasinan. Ang dami po kasing proseso ng paperwork, tapos yung kailangan super healthy po sila. Tapos additional po kasi dadalhin ko po sila sa cabin, dapat properly trained sila, tapos bawal silang maging aggressive. Dogs are really man's best friend para kay Roselyn dahil itinuturing niya ang mga ito na miyembro ng kanilang pamilya. Mga trick tulad ng pag-jump, pagsayaw, at pagliligpit ng mga laruan ang isa sa mga kayang gawin ng kanyang mga alagang aso. Sila po yung companion ko. Kahit saan po akong pumunta, kahit sa CR man po, kasama ko po sila. Pag umiiyak po ako, kasi minsan po magbe-breakdown ka po. Pag masala ng pandemic, wala ka pong kausap, andyan na silang dalawa. Para kay Roselyn, isa raw malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng mga alagang aso. Pag-aalaga po ng aso is para pong hindi siya for everyone. Hindi yung basta-basta kukuha dahil cute sila. It's a big responsibility po. Once you get, kasi magiging part na po sila ng buhay nyo for like 10 to 15 years po. And be responsible enough po, like train your dog. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Very
virtual awarding ceremony ng NCAA Season 96 mapapanood na sa Linggo, August 8, 5:05 p.m. sa GTV. Silipin sa report ni King Guevara. Matinding bakbakan sa sports sa new normal has come to its end. Panoorin at makisa sa pagdiriwang ng husay ng mga atleta sa sports sa Rise Up Stronger NCAA Season 96 Finale sa Linggo, August 8. Sa kauna-unahang pagkakataon, magdaraos ng virtual awarding ceremony ang NCAA. From all of us here in GMA Network, we extend our warmest congratulations to the NCAA Season 96 Policy Board and Management Committee, NCAA student athletes and coaches, and the entire NCAA community for successfully mounting its most challenging and fruitful season yet. That when we all come together, we can all rise up stronger. Ang mga atleta ng NCAA, mas inspirado raw na magpursigi sa larangan ng sports nang maiuwi ni Heidelin Diaz ang kauna-unahang Olympic gold medal para sa bansa. Inspired by our national athletes such as Heidelin Diaz, the first Filipino Olympic gold medalist, we continue to provide a venue for our student athletes to develop values and discipline through NCAA. With united spirits, let us continue to train and inspire our students to use their gifts and abilities and strive to build a better nation. Huwag palampasin ang turnover ceremony sa NCAA Studio of Champions. On behalf of our colleagues in the Policy Board and the members of the Management Committee, your humble host, Coleo de San Juan de Letran, pledges to continually serve our people and return to God our thanks eternal. With utmost honor, we hereby turn over the reins of Season 97 to De La Salle College of St. Benilde. Kaabang-abang din ang performances ng Kapuso Singers na sina Jessica Villarubin, Jeremiah Tianco at Anthony Rosaldo. Ang lahat ng yan sa Linggo, 5:05 p.m. sa GTV. Samantala, mapapanood na bukas ang All-Stars Basketball Skills Showdown, 4:30 p.m. sa GTV. King Guevara, Balitang Amianan. Mga Kapuso, certified fan ni Julian San Jose, excited na sa part 1 ng Limitless Musical Trilogy sa September 17. Para sa aking idol, nakilala ka sa larangan ng pagkanta, hinangaan ka dahil sa angkin mong ganda, maraming taong hangad makita ka upang masilayan ang mga anghel mo. My name is Ashley Fergal, 23 years old from Ningayan, Pangasinan, at avid fan po ni Julian San Jose for almost 8 years and is still counting. Bakit si Julian po yung napili kong idol? Napaka-multi-talented niyang tao po. Magaling siyang kumanta, marunong siyang makibagay sa mga tao. Tuwing nakikita ko po siya, lalo po in person, yung parang maiiyak ka na lang po sa sobrang tuwa. This trilogy niya po, excited po ako since nakita ko parang po yung trailer niya sa YouTube tapos sa Facebook po na ibang setup po, hindi po siya yung regular setup. Iniimbitan ko po kayong manood, sabay-sabay po natin panoodin yung Limitless po ni Ate Julian San Jose. I assure you na hindi po kayo magsisisi pag napanood nyo. Kaya mag-grab na din po kayo ng tickets po. Sa mga Kapuso natin na hindi pa nakakabili ng tickets, saan sila maglalagon, partner? Sa mga kagaya natin, partner, na excited na para kay Julian San Jose, mag-logon lamang sa gmanetwork.com/synergy. At syempre, sama-sama po nating abangan mga Kapuso ang Limitless Musical Trilogy. Abangan po yan, ang Asia's Pop Diva. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel-Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.